Alam mo ba yung kantang yun, Ariel? Solitaire. Ito naman si Norman Caballo, madalas to sa Solitaire Hotel, eh, casino. Ande, ano pala yung Solaire? Si ano, si Times 100 dyan eh. Tawag pala dyan sa casino, yung matsaka ng mga iba na kasama niyan, si Times 100 dyan. Pag yan niya, may hawak na 100,000, ha, 10 million sa kanya yun. Ha? Times 100 nga po, mga kayo. Kaya pala siya tinawag na Times 100. Eh Beno, doon naman sa, meron ako naalalang kasabay ko nung araw eh, nagsisimula kami, mga bago pa lang tayo. Bantay eh. Eh ngayon, Lou Rolls na siya eh. Dati eh, Jose Feliciano siya eh. Pero si Bobby, nakita ninyo, bagay sa kanya lahat ng kanta, di ba? Kahit ano, may... Ang hirap gawin nun, may falsetto, di ba? Laki ng boses pagka yung, kwan eh, mga, ano na eh, mga stylistics, mga blue magic, o mga kaibigan, di ba? Eh, bagay na bagay sa kanya. Yan, pati ang napakinggan ninyo, pwede siyang... Iba talaga yung... Ang isang entertainer, eh, nasanay sa banda. Kahit yung mga singer, pag yan, nag-solo, ang galing yan. Pagka yung dating singer sa banda, eh, nag-solo, ang galing yan, mga kaibigan. Pinakamagandang training ng isang kumakanta, eh, banda talaga, eh, sa totoo lang. Eh, bueno, balik tayo ngayon sa pinag-uusapan natin. O di ba, nabanggit natin kanina, siguro wala sa politika ngayon si Alan Peter Cayetano kung walang ABS-CBN. Yung tatay niya may programa nung araw dun eh. Ano yung ibig natin sabihin kanina? Ito, matagal ko nang sinasabi ah. Nakakasira sa media yan. Yung wag naman magagalit, ano? Bagay yan eh. Ano yan eh? Decision call ng isang media organization yan, diba? Ng publishing at saka ng broadcasting kung sino gusto nilang ilagay. Kaya lang, para sa akin, hindi magandang tignan. Hindi tama, hindi wasto. Yun yung dinadakda kanina ni Alan Peter Cayetano eh. Yung kinakailangan maging objective ang ABS-CBN dahil may mga accusation laban sa kanila na sila'y bias. Eh talaga magkakaroon ng bias yan. Umpisahan mo dun sa pagkuha nila, paglalagay nila ng programa para sa mga public official at saka politician. Mga kaibigan, nakakasira yan sa profesyon ng media. Kaya ako kung meron na, kung halimbawa ako gumagawa ng batas, kaya lang hindi gagawin to ng isang pangkaraniwang mambabatas eh. Matatakot eh. Ha? Kasi baka magkaroon siya ng kaaway. Pero kung ako, ha, ang mambabatas, ito noon ko pa sinasabi, matagal ng panahon. Dapat ipagbawal yan. Nasisira ang profesyon ng mga nasa media pag nahaluan kayo ng politiko. Ang sinasabi kong politiko at saka public official, yung incumbent. Ha? O kaya kasalukuyang nasa gobyerno. Anong sasabihin niya na objective? Eh di ba binanggit ni Cayetano, yung mouthpiece daw yan ng propaganda, propaganda raw. Eh propaganda yun eh. Pag politiko ka, may pwesto ka, public official ka, nakapwesto ka, wala ka dapat sa media practice. Oh. Marami kang hindi pwedeng gawin. Kung tutusin, dapat kasama yan sa Republic Act 6713.
mga kaibigan, sa ethical standard for public officials and employees. Dapat kasama yan na hindi ka pwede habang ikaw ay nakaupo sa gobyerno. May pwesto ka, kay politiko ka, public official ka, ikaw ay nagsusulat. Kaya nga di ba pagka-eleksyon, kunyari ang batas, 6 na buwan eh, magre-resign ka kunyari sa pinaglilingkuran mong dyaryo o radyo o himpilan. Hindi ba? Para maging patas ka sa iba. Dito naman sa sinasabi ko, sinisira mo yung objectivity ng media. Di ba? Oh, nagiging bias ka na. Sa sarili mo pa lang, bias na yan eh. Bakit? Siyempre, babanatan mo ba yung sarili mo kung walang hiya ka? Tapos may programa ka? Pero walang hiya ka naman? Magnanakaw ka naman? Alam nga naman, ibulgar mo yung sarili mo. May programa ka. Lahat binabanatan mo. Tapos nagnanakaw ka. Oh. O kaya, halimbawa, wala ka naman binabanatan, nagsasalita ka lang, pero nagnanakaw ka rin. O, ano yung ibig mo sabihin? Yung programa mo, gagamitin mo para i-depensa mo sarili mo laban sa pagkakabulgar sa iyo ng media? Eh, kalokohan yan. Kaya yung trabaho ng media, inaagaw nila eh. Gusto nila sila na magdidikta eh sa gagawin ng media. Kaya nangyari yan. Nagkakaroon ng tinatawag na unholy alliance. Para lang yan yung mga sinaunang panahon eh. Bakit nasira yung mga kaharian, yung mga kingdom? Diba dahil sa pakikihalo ng mga pinuno ng simbahan, bawat kaharian may nakatalagang mga kardinal, mga pare, oh, na nagdidikta. Kaya nga si Kristo pinako sa krus eh. Paano? Sa Biblia, ang termino ron eh, yung unholy alliance, ang termino ron eh, pakikiapid. Hindi sexually. Ha? Pakikiapid ang term doon ng Biblia. Oh, ganun yan eh. Hindi ba? Kaya nga sa media, hindi ka pwede maging PR kung nagpa-practice ka rin ng media. Bakit? Eh, may kliyente kang gago ka eh. Oh, ano, yung kliyente mo lang matino. Oh, babanatan mo ba yan pagka walang hiya yan? Di ba? Yan ang mga issue. Ano pa? Kung meron kayong dapat ipagbawal, ngayon pa lang, total, kayo nagsasabi niyan, Alan Peter Cayetano, kunyari, bias, ha? Oh, kung totoo yung mga pinagsasabi mo, gumawa kayo ng bill, ipagbawal ninyo ang survey. Oh, eh tatanong nyo, ano kinalaman ng survey sa sinasabi mo? Eh propaganda yan, nagagamit sa propaganda yan eh. Oh, hindi ba? Pagka gusto ko ang panalunin, survey. Hindi pa yun. Sino nasa likod ng survey? Istasyon din eh. Di ba? ABS-CBN din. Yan ang pinakamasama ngayon. Nagpapasama sa eleksyon natin ngayon. Nagpaparumi. Yan survey. SWS, Pulse Asia, lahat yan. Ang purpose niyan, deception niyan. Oh. Eh, ang hirap dito, pag makakabuti sa kanila, wala silang problema.
Pagka hindi sila ang mataas sa survey, doon sila may problema lang. Ano ibig sabihin yan? Bawal nyo yan! Conditioning of minds lang ang purpose niyan. Pinagkakakitaan ng malaki yan. Pero yan ay deception yan. Panloloko yan. Lalo sa dami ng tanga, bobo, at gago ngayon sa Pilipinas. Yan ay pagbawal nyo. Bakit inimbento yan survey? Yan ang main objective niyan eh. Dapat ipagbawal niya sa politika. Anong survey, survey? Kaya yung iba nagbabase dyan eh. Yung mga bobo. Oh. Di ba may mas masahol pa bang propaganda yan? Mga kaibigan, kaya hindi na-elect ang mga walang pera pero may matinong hangarin. Ang na-elect may pera walang ya. Mga kaibigan, nakakalamang na yun. Ang purpose niyan, kaya tinatagyan, walang yan na rin ang mga media. Yan ang nagpapakita. Bakit? Para i-justify ng media yung validity ng news. Para maging valid yung news, kailangan kasi may pinanggalingan eh. Hindi ba? Hindi pwedeng sasabihin ng istasyon ng nagbabalita, mataas sa survey ngayon si Pedro. Pero wala ka naman pinagbasiya, wala ka naman sinasabi. Sino, paano mo nasabing mataas si Pedro kaysa kay Juan? Basta sinasabi mo lang, eh wala maniniwala, di ba? Ngayon, para maging kapanipaniwala ang balita na may pinanggalingan, tinayo yan survey. Pero, yan survey ay deception yan. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang laki ng pinaliwanag ko na yan sa ibang pagkakataon. Hindi totoo yan. O, kung totoo ah, ito, si Lito Lapid. Ha? Si Lito Lapid. Consistent siya. Nasa 5 ba? O 3 leading candidates nung nakaraang eleksyon sa Senado. Pagkatapos ng eleksyon, ito wala pang decision yung mga organization ha. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Wala pang ano yun, wala pang decision yun kung sino dala. Consistent siya, di ba? Oh, halimbawa sa number 5. Tapos, naglabas ng decision ng iglesia, kasama siya sa kwan, sa dinalang kandidato. Diyan yung malalaman peke ang survey eh. Sa buwatan niya ng COMELEC, tsaka mga survey, tsaka Smartmatic. Pero kahit hindi Smartmatic ang gawin mo, yan survey, naka-design niya para maging pattern sa resulta ng eleksyon. O di dayaan. Di ba? Ang totoo, wala naman sinasurvey na tao eh. Ilang taon na tayo? Wala pa ako nalamang kakilala, kaibigan, kamag-anak. Wala. Isalin mo pa yun. Kaibigan ng kaibigan, kamag-anak ng kamag-anak. Na may kamag-anak at may kaibigan pa. Wala ako nalamang ganyan. Survey. Wala akong nakitang naglakad sa karsada, may ID ng SWS, naka-uniforme, wala. Ha? Naniniwala kayo sa inkantada. Superstition ang kamukha niyan. Pero nagkakapera. Ha? Eh kung kasama pa istasyon sa may-ari ng survey firm, di doble kita nila, kumita na sila sa survey, kumita pa sila sa gaila ng politiko. Oh, mga kaibigan. Bawal dapat 'yan. Kasi tinatangay niyan yung sinisira niyan yung pag-iisip ng tao. Deception, dinadaya ang tao. Pinaniniwala sa isang
sa isang ano, sa isang fiction. Fiction yan eh. Mga kaibigan eh. Fictitious. Di lang fiction, fictitious pa. Oo. Mga kaibigan. Ngayon, eh, yan ang talagang dapat na ipasan yung mga batas. Bawal sa gobyerno o sino mang nasa gobyerno, isama ninyo sa 6713. Ha? Nabanggit ko na naman yung 6713. Kaya maray na didemanda, nagnanakaw ngayon mga barangay. Hindi nila alam yan eh. Sabi ko nga sa inyo, dapat lahat ng papasok sa public office, kailangan pinag-aralan niya yan eh. Kailangan meron siyang dumaan siya sa seminar o crash course. Yun lang ang ituturo. Kasi yun ang Biblia ng nasa ng empleyado at opisyal ng gobyerno. Republic Act 6713. Mga kaibigan. So, yan po mga dapat na batas niyong gawin. Hindi ko ano-ano. Ay kami, may panibagong circus na naman yan. Di sa October, iba na namang usapan yan. At meron masama pang epekto niyan, yung ABS-CBN issue. Natatakban yung mga pagnanakaw ngayon. Nasaan yung pondo? Yun ang tanong. Nasaan? Ha? Pinapagod na lang yung tao sa karireklamo. Magsasawa rin yan sa reklamo. Basta tayo consistent sa nakaw. Ha? Pagpatuloy ang pagnanakaw, yung reklamo, titigil din niya, mapapagod yan eh. Magsasawa. Oh, yan ang strategy nila, mga kaibigan. Di ba? At pagka medyo maingay sila laban sa pagnanakaw, labas natin ulit ang issue ng ABS-CBN. At saka ibang issue na magagamit nating kumot para takban yan. Ha? At ngayon, eh pakinggan naman natin sa kanyang original composition, mga kaibigan. Hindi ito kamukha nung ibang na iparinig na natin, ha, na awitin ni Charlie Fry. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan ninyo ang kanyang original composition, mga kaibigan. Ha? Na ang pamagat ay kung pwede lang sana isang original OPM na kanyang nilikha, sinulat at inarrange, ha? At kanya ring inawit. Pakinggan natin ang awiting kung pwede lang sana mula kay Charlie Fry. Sana ay ganito na lang ang
ito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat. Bawat tao'y nagkakaisa. Sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat. Bawat tao'y nagkakaisa. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Hindi po natin, huwag kayong magkamali ha, baka akala ninyo dinidiscourage natin ang public opinion. Yan pong public opinion, number one yan. Kung tama ang paraan mo sa pagbibigay mo ng opinion. Ha? Kung naiintindihan mo yung pinag-uusapang issue, walang problema, mag-opinion ka hanggang gusto mo. Eh, pero pag yan, wala ka naman naiintindihan doon sa pinag-uusapan, tapos hahaluan ninyo ng pagmumura, hindi kasali yun. Wala yun. Ah, walang bearing yun, kumbaga. Di ba? Minus pa yun doon sa nagsasalita nun. Sinasabi ko lang, kasi itong bansa natin nga, sabi nga natin, hindi ito pwedeng magparamihan ng opinion. Paramihan ng mambubuli, hindi pwede yun. Yun yung sinasabing, we are a government of laws and not of men. Ano niyang opinion na ganyan? Basura yung opinion nyo. Hindi naman opinion actually yan, kaya nga tawag bullying eh. Ha? Oh. Mga kaibigan, malaki pagkakaiba ng opinion sa pambubuli. Malaking pagkakaiba yun. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin madistinguish yun. Oh, mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Kesyo, ang MBI daw po, eh, hinahanap din yung nagsabi rin na masama labang kay Vice President Lenny Robredo. Eh, ano masasabi natin? Di, kundi tell it to the Marines. Ha? Mga kaibigan, tagal na nun eh. Ito isa, nahuli na. Yung nagbanta raw itong gagong ito. Yan ang hirap yan. Mga bully yan. Nagbabanta. Bully yan eh. Diba? Cybercrime yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, ganun din yung paninira lang. Na wala naman kayo pinagbabasya, wala naman kayo pinaghugutang issue. Oh, hindi kayo marunong gumawa ng issue nyo. Diba? Hindi katulad ng mga impila na meron survey firm. Yun. Para makagawa sila ng issue, maging makatotohanan ng balita, eh, survey kunyari. Ha? Pero sila rin pala yung nagsasurvey. Sila rin pala nasa likod ng survey organization. Bueno, magbabasa-basa tayo ng mga pagbati po dito, mga kaibigan.
Si Edmond Benavente ng Milan, Italy ang nagbalita sa atin. Binabati natin na Edmond Benavente, Milan, Italy, noong Linggo raw na nakaraan, about 20,000 ang gumaling sa Italy, 20,000. At ang admission sa ER at ICU dramatically dropped, bumaba. Oh, yan po balita. Salamat sa inyong pagbahagi ng impormasyon. Si Matt Bautista, sa Bayanihan Act, yung meron daw napabalita na kwan, hindi napabalita sa mainstream media, sa social media post. Sana totoo yun. Isa raw umuupa dyan sa Lipa City. Isang tenant ang nag-uumapaw ang kanyang pasasalamat sa kanyang landlord. Dahil bukod sa hindi siya siningil o sinisingil sa kanyang upa na 6,000 pesos o mahigit, binigyan pa siya ng bigas nung kanyang landlord. Iyan ang mga bayani ngayon. Dito mga nagmamagaling na. May hayop na yun, si times 100 na yan. Ako, pangit na mukha. Maitim pa yung patibuto niyan. Maitim na yata eh. Oh, si Brian ng Balejo, California, binabati natin. Loretta Bridge, mga matagal na itong nagpa-paramdam eh. Si Romy Tiglao ng Sampaloc, Manila, ay binabati natin. Si Axel Baseku, ang pamilya Ruz, ha? Si Mr. and Mrs. Larry at Lily Galang na nanonood sa atin, ha? Lagi raw po, mga kaibigan, Mr. Larry and Mrs. Lily Galang, mga kaibigan. At dadako naman tayo dito sa ating pong mga pagbati ngayon sa live stream. Ha? Si mga katropa natin, ha? Arlin at Mon Barrias ng Amsterdam. June Di Valencia, isang singer at actor. Si Robert Aquino ng Hong Kong. Joey Regalado ng Los Angeles, California. Si Rudy Santos, dati po siyang member ng dating bandang Horoscope na nasa California na po. Ha? Si Carolina Luge ng Italy. At siyempre, ang katropa rin natin na si Buenos Dias Joel Diaz sa Italy. Si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Rosita Dizzy, Susana De Los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Andres Bonifacio ng Michigan, si Miguel Ranyoko Malasa, si Art Bell Jr., Hector Fonasier, kaibigan din ni Arthur Manuntag ito, ng ating nasirang kaibigan, si Yaba Dabaduds, Junski Walter Monhecabs, si Jermaine Isidro Aguila, Jojo Brian Aspiras ng Maynila, Freddy Datu, Marlon Pexon ng Chicago, mga kaibigan, kaibigan ko yan. Si Leds Chulbo, isang musician na nandiyan po sa Rizal, nanonood din sa niyan, TV Plus. Si Joel Cannon, si May J, Josue Hernandez ng Canada,
At ang kanyang kala ko ni si Greg Belus Jr. Ayan. Julian Leiper. Siyempre ang mahusay na musician, dati pong vocalist at lead guitarist ng bandang Abracadabra, June Gases sa Guam. Ayan o, ito may kwento pa nga si June eh. Nung una raw laban niya tayo ni Nonito Donaire, hindi niya ma-recall, sa Guam. May laban din si katropa nating People's Champ, Manny Pacquiao, sa Guam, oh. Laban ni Manny, laban sa isang Thailander, pero nakasuot sila ng headgear. Ano ba yung laban na yun? Si June pala ang kumanta ng Philippine National Anthem doon sa Guam. Oh. Bago yung laban ni Manny, eh tulog daw na nakatayo yung kalaban eh. Nakatayo pa lang, tulog na eh. Mga kaibigan, oh. Ayan, ha? Kwento ni Joe, may ano pala, no? Nakasama niya na rin si Manny Pacquiao, no? No, matagal na raw yun. Si Vanessa Rivera, nanonood po. Rogi Tortal Aquino, na hindi natin alam, taga Cebu ito eh, Cebu naka-base. Isa pala magaling na artist ito. Si Cheryl Belen, ha? Ng Antioch, California. Noli Jacinto, Lourdes Simon Sigua, Greg Belus, nabanggit na natin si Greg. Oldies but goodies, isa rin musician. Si Ted Noriega di Makulangan. Paulman Ponsal sa Dubai ay nanonood po. Willie De La Cruz, Necitas Ceruelas Fabros ng Spain, ha? Si Nixon Nang Torres nanonood po kasama si Mary Jane sa New York. Si Oswald Cortez Santos Jr., Victor Dalit, si Tomo Dachi Walter, ha? Si Teodora Alcairo, samahan may bahay sa Amerika, Junior Dal ng California, Reginald Santos, na madalas daw nanonood po sa atin, si Chrisier ng Los Angeles, Pampanga, si Kagawad Elena Eliasar Calonsag, at si dating chairman Boy Calonsag dyan po sa Santa Mesa, si Manuel, Hans Quinney, Reynaldo Acosta from New York, nanonood po, si Gerardo Retirba, si Concepcion Ison Chulbo, Pedro Penduko, Cherry Noblezada, Ompo Bermudez, Romeo Salazar ng Riyadh, Saudi Arabia, si Jose Joy Asuan Belen, Ronald Ponasier, kapatid po yan ni Hector Ponasier, si Romel Centeno, si RJ Rivera, Arnel Mercado ng Winnipeg, si Santiago Abesilla Elecho, ayan po ha, Rogelio Alfonso, Elizabeth Dungo, ayan ha, Edgardo Lim ng New York, Melvin Garcia, Reginald Santos, Jason San Pablo, ayan, si Rem Lial Agumbay, ha? Ang pamilya Agumbay, si
Ginoong Marciano Agumbaya diyan sa Antipolo, nanonood sa TV. Oh, si eka Rainier Guzman. Yan. Si Raul Villanada na ating katropa. Si Chrishel ay binabati ko, ang aking pamangkin na magaling mag-gitara yan. Minsan pa, ipi-picture natin sila rito. Alfredo Ramos. Si Cesar D. Soriano. Si Cesar, hindi Soriano. Mga kaibigan, gusto niyo ng franchise? Imbestiga? Imbestigahan niyo yung UNTV. Tsaka yung radio station na ginagamit ni Eli Cuyucot Soriano. Oh, pwede ba yan? Ha? Pwede ba yan? Balita natin eh, nabili na raw nila yan. Totoo ba yan? Oh, ang tanong, transferable ba ang prangkisa? Ayan ang sinasabi natin. Si Jerry Lim, ha? Manolo Pascual. Oh, si Jerry Lim, katropa natin yan, Oscar De Jesus. Leofin Tanaleon, Bella Salidor Privado Regencia, ha? Sa Kuwait. Silvio Lugarte. Oh. Ray Mendoza, nanonood po from Baltimore, Maryland, USA. Oh. Si Chris Calonso, gabi-gabi nanonood daw. Ha? Mula sa Taguig, ha? Nabati natin at ang kanyang buting may bahay, si Lizelle Calonso. Ayan, ng Taguig. August Johnson. Ha? Ano to? Brenda Espeleta. Maganda na kayo ha sa buwelta ng Meralco. Lintik daw, ang dami nang umiiyak. Si Cesar Alvarez, Chester De Leon, Nimpa Olaveria Cristobal. Oh. Si ano ito? Lian Zhu Hoarang ng Doha, Qatar. Ayan, ha? Arnel Garcia. Oh, si Chester De Leon. Ha? Binabati natin ang kanyang may bahay, si Gian De Leon. Arnel Ganya. Oh, taga Hong Kong po ito. Ha? Si Francis Box, isa rin pong veteran musician, folk singer. Ha? Derek Barry. Si Rachel Dolor ng Roma, Italy. Si Radex Gonzalez ng Paramount, California, USA. Oh, si Leofin Tanaleon, nabanggit na natin kanina, taga-Canada yan. Si Dena Abiera Carpio. Oh, si Alex Camacho. Martignano Santiago. Ayan. Rogelio Alfonso. Edwin Javier. Oh, si Silvio Lugarte. Ha? At saka yung kaibigan natin, si Jungkul sa Collao. Oh, mga kaibigan. Eh, kapati, kaibigan niya yata ito, kamag-anak niya. Si Jungkul, yung mabait yan eh. Tropa natin yan eh. Si Nixon Nang Torres, na banggit na po natin. Clarissa Luna Santos. Oh, si Mark Hill Idenol. O Idanol, ha? At ang Idanol family, binabati po natin, mga kaibigan. Eh, pero medyo naubos na po ang ating oras.
Mantakin ninyo, hindi man lang tayo naimbitehan. Nagpa-party pala si General Sinas. May inuman pa naman. Sana nakainom tayo. Kahit wala nga social distancing, di ba? Iba eh. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas dito sa bayan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Sa pangalan ng ating mga frontliner, ang ating mga technical director, si Ana, siyempre ang ating idol, ang macho guapito, si Ariel. Ito po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga, General the Bold Sinas! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko.